Ay po kanina, nagkaroon po kami ng pre-buy cam at pinag-usapan lang yung bill. And so, siguro baka later on, we will ratify the final version of the bill with Congress. So, kanina, nagkaroon lang kami ng pre-buy cam. So, nahirapan ba kayo na i-convince yung House to adopt? I think they expressed to us that most likely they will adopt the Senate version. Most likely. But of course, ayoko naman i-preempt. Di pa naman tayo. Pero until it's official. But we have indications that maybe they will adopt the Senate version. Sir, kanina over at ANC, Professor Winnie Monsod was interviewed. And she said that whatever will be the outcome, the final outcome of the bill, it's still a political measure that is out to please the president. What can you say about this? Pinag-usapan po to sa debate natin yung mga benefits ng Maharlika Bill. At definitely hindi po siya political. Ito naman ay isang ay para sa ating ekonomiya dahil alam naman po natin na natamaan tayo ng COVID at kailangan po natin i-pump prime ang ating economy. So ang investment fund po ay hindi naman na bagong concept. Marami pong bansa ay may investment fund at ang purpose po ng investment fund is para magkaroon ng additional income ang bansa. And at the same time, ang kagandahan po ng sovereign wealth fund is makaka-track din po tayo ng additional capital para sa ating mga industriya, sa ating infrastruktura, sa ating mga sektor, katulad ng energy, katulad ng agriculture. So magkakaroon ng mas malaking investment. At pag malaking ang investment, magkakaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan. In fact, lumabas po sa analysis ng NEDA, magkakaroon po tayo ng additional 350,000 jobs dahil sa investments of Maharlika. Sir, napatunayan ba yung test of economic viability dito sa... Sinubit na po ng NEDA. We have the copy of the test of economic viability. Sir, business proposal daw po yung sabi ni Senator Cheese. Hindi daw po yun. Well, that is the... Of course, I respect the opinion of Senator Cheese, but the NEDA did submit the economic viability analysis. Hindi nyo pa na-satisfy yung nasabi ni Sen. Chis na requirement ng constitution on creating GOCs? Sinatisfy po. Sir, kailan natin mararamdaman, masisimulang maramdaman yung benefitation nitong Maharlika Investment? Ah, syempre po, first phase, kailangan yung implementation phase, importante po. At ngayon gaganapin. Pag na-pass na yung bill, sisimulan na yung implementation phase ng Maharlika. Of course, it takes some time. It will take some time to form the organization. Pero pag nabuo na po yung Maharlika Corporation at Maharlika Fund, makaka-attract na tayo ng investments and ma-deploy natin ang capital ng Maharlika Fund sa mga investments sa local. At eventually, magkakaroon din tayo ng income. At the same time, matutulungan po natin ang mga iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Sir, sa estimate niyo po, how soon? 2 years? 1 year? 6 months? I think it may take, hindi naman siguro abot ng 2 years. But I'm sure the executive will very swiftly organize the Maharlika. So I don't want to speculate now as to the timetable. But hindi naman abot ng 2 years. I think the national government is ready to implement the Maharlika bill at the soonest possible time. So, sir, doon po ba sa Baita, meron bang nabanggit ng mga parang provisions or concerns yung mga house lobbyists? Meron din silang shinare sa amin and which we took into of course, we nakinig naman kami sa mga points nila. But ultimately, I think most likely ma-adapt po yung Senate version. Sir, may we know kung alin yung mga provisions na medyo contentious sa ibang
Wala naman silang, may mga suggestions lang, but these are for future legislation. Sir, so, pwede yung sabihin na given the safeguards, foolproof na yung mga nila bill, hindi siya ma-abuse? I think that the safeguards that are in the bill are numerous and will ensure that the bill will, at the Maharlika Fund, will be very secure. Secure po ang pera ng taong bayan. Dahil marami pong safeguards. Binanggit po sa debate, meron po tayong mga internal external auditor, meron po tayong advisory council, meron tayong board of directors, meron po tayong oversight ng Congress, ng Senate. So marami pong, and then under pa ng COA yung Maharlika Fund. So marami po tayong safety devices or safety sir, guidelines. So you can also withstand any court challenge. I believe so. So what made it decide to accept na tatanggalin na yung SSS at saka yung GSIS? Kaya namin pinagdap kaya natin pinag debatehan yung mga points at may point nakita ko yung mga points nila and the decision of the body was that there was some discomfort with allowing the our pension funds to invest, so nag-agree naman ako. So now sa bagong version po, prohibited po ang ating mga pension funds katulad ng GSIS at SSS na mag-invest sa Maharlika Investment Corporation. Sir, ano kung maging sound naman pala yung investment na yun? Pwede pa bang pumasok ulit? Under the bill, prohibited na po. Hindi na po sila pwede mag-invest. Sir, confident kayo na magiging acceptable sa Malacanang at hindi magbibigo itong... Of course, I cannot speak for Malacanang. Basta on our part, I think most likely the House will adopt the Senate version. What are those priority projects? Marami po, nakalista. Binanggit po namin yung mga infrastructure projects. Siyempre, ayoko naman i-preempt yung board of directors. Eventually, makakaroon po tayo ng board of directors at i-analyze nila yung mga projects. Pero galing po ako sa infrastructure sector at alam ko naman po na mahaba yung listahan ng NEDA. Marami silang recommended projects. At siyempre, siguro galing sa listahan nila yung eventually, meron din mga projects na galing sa listahan nila na... magiging investments din ng Maharlika. Sir, waste to energy is not kasama po ba doon? Kasama po. Pwede energy po. Pwede naman mag-invest sa energy sector. So, depende po sa project. Siyempre, kailangan pa i-analyze kung ano yung return at ano yung benefits sa fund. But eventually, I'm sure makakaroon din ng investment sa energy. Sir, ano lang yung magiging pakinabang ng ordinaryong mamamayan dito sa Maharlika? Siyempre, yung gobyerno makakaroon po ng ang purpose is para magkaroon ng additional income. At siyempre po, pag nag-invest ang Maharlika sa mga industriya, makakaroon ng mas maraming trabaho ng ating mga kababayan. At yun ang kailangan natin. Makaroon ng trabaho. Katulad ng sinabi ko po kanina, ang initial estimates is 350,000 ang mabibigyan ng trabaho dahil sa Maharlika. Sir, if you traveled abroad with the president, meron na pong bansa na naging sa first ng event na interested kami. Meron po. Marami pong interesado mag-invest sa Pilipinas dahil nakikita nila malaki yung potential ng bansa natin at masigla ang ating demokrasya. So, I believe that in the very near future, we will see many investments from other countries coming into the Philippines through the Maharlika. Well, ayoko naman i-preempt kasi siyempre interesado sila. So, ayoko naman na... How many business groups, sir, have committed? Marami nag-inquire. Siyempre, hinihintay muna nila yung batas bago sila mag-commit. But definitely, marami pong interesado sa Maharlika. Sir, so, do you have somebody in mind na sa tingin nyo fit mamuno dun sa MIC? I will leave that to the president when the time comes, kung sino ang gusto niya. I'm sure kung sino man ang pipiliin niya, he will be very qualified and he will be someone who's very respected and whose integrity is unquestionable. So yung funding source, bigyan mo kami ng idea sa manggagaling ng mga... Nasa bill na po yung funding source. Of course, galing po sa investable funds.
And the amount, which is 75, is about 3% only of the investable funds of Land Bank and DBP. So, maliit lang po. At the same, yung 50 billion galing po sa national government through the dividends of PSP, so the government's share of PAGCOR, and possibly in the future, kung may mga makaroon po ng disposal of assets, pwede rin gamitin para sa capitalization of Maharlika. Sir, nabanggit na po sa mga debate sa nakaraan na generational yung effect ng MIF. Is this a piece of legislation na something you can be proud of? 20 years, 30 years? Definitely. This is historic po ang Maharlika. Dahil finally, nagkaroon tayo ng sovereign fund. At ang kagandahan po ng Maharlika ay makakapagbigay po ng investments sa ating mga industriya. At the same time, makaka-generate po ng income para sa ating bansa. So, malaki po ang magiging benefit ng Maharlika. Sir Dan, historic, how do you feel na kayo bilang neophyte senator na nag-sponsor dito at nakapagpapit? Malaking karangalan po para sa akin. Medyo pagod lang ngayon dahil talagang umabot siguro mga for the past few days, 11 hours, 9 hours. And I filed this as early as February. So, talagang mahaba talaga yung debate, mahaba yung discussion. Pero happy ako sa end result ng deliberations of Maharlika. So, yung po direct foreign investment act po natin, meron po bang effective doon sa Maharlika? I think the Maharlika is it stands on its own, and of course it will be a source of investment for the Philippines kasi marami din naghahanap ng paraan para mag-invest sa Pilipinas, at ito ang Maharlika, at ngayon meron na silang vehicle para mag-invest sa ating bansa, kaya sa tingin ko malaki ang magiging effect sa ekonomiya natin. Malaki ang magiging positive effect sa ekonomiya natin. Sir, yung pag-sponsor and pag-push mo dito sa, last na po, dito sa Maharlika, wala namang pressure yan from the balas. I mean, you really see lang the benefit. Nakikita ko talagang benefit. Ayun, maraming, in-analyze po namin, may sovereign wealth fund sa Indonesia. So makikita na, sa lahat ng progressive countries in Asia, around the world, meron po silang investment fund. At ito ay nakakontribute sa economic development ng ating bansa. And especially now, kasi minsan binabanggit po yung timing. Maganda po yung timing dahil ngayon, kailangan natin ng additional investment. Malaki po ang effect ng COVID pandemic sa ating ekonomiya. At syempre, medyo umutang tayo ng pera para sa ating mga programa ng COVID-19. At ngayon, kailangan natin ng source of income. So, makakatulong talaga ang Maharlika. And I think that it's a historic bill. And katulad ng sinabi niyo po kanina, magiging intergenerational ang benefits ng Maharlika. Sir, after yung Maharlika bill, ano yung isa pang certified measure ng presidente na i-push nyo rin? Sa committee ko po yung Internet Transactions Act. I-push ko rin po para magkaroon ng protection ng ating mga consumers na bumibili ng mga produkto sa internet. So, kasama na po yan sa mga priorities. Sir, binanggit po kasi si Senator ko, baka may isa daw businessman na nasa likod, may idea nito na gustong makabawi sa negosyo niya. Wala po akong idea dyan. Wala po akong idea dyan. Siguro tanongin nyo na lang po si Senator Coco. Wala po akong idea. Salamat po. Thank you, sir. Thank you.